Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Good day, millennials, and to all our televiewers, I am your Real Talk Master, M.A. Buendia, and welcome to another episode of Millennial TV. Today, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga self-improvement, pwedeng physically, mentally, or emotionally. I'm your mysterious hunk, Chris Abaya, and join us for another episode of Fun-Filled Millennial Things. Yes, and for today's video, today's episode will be a fun one. Kasi later on, we will be showing our hashtag throwback Thursday pictures. I am Euluvye Pollack, ang sweet sunshine of Paranaque. And this is Millennial TV. This is our time. Oh, di ba? Sayang wala ngayon si Zarah kasi very exciting tong episode natin. Kasi medyo ano to, nostalgic, magto-throwback tayo sa kung paano ba tayo nag-grow, nag-evolve. Yes. And yun nga, yung mga sinabi kanina ni Chris na it can be physically, mentally, or emotionally. Yes! So, yung mga pag-usapan natin, right now, naisip natin na very ano tayo ngayon, no, conscious na when it comes to our super looks. Super! Oo yes. Naman! Kasi takot tayo ma-judge eh, di ba? Because pero, of social media. Di ba? Parang judge us na lang, wala na kaya tayo. Kaya nga nausin mga filter. Oh yeah. Yes. Okay, stop filter shaving ha. Like filters are there for a reason. If it makes you confident. Like hello, hindi na nga ako attractive sa personal, pati ba naman sa picture. Nawawala na 'yung ilong. Yeah, like akin for me, as long as it's not harming you know, you don't have any right to judge other people. Mm-hmm. Bakit? Anong harm nung ginagawa sa iyo porque may filter siya? So yes. Ayun, pag-usapan natin kung ano yung mga self-enhancements na mga ginagawa ng mga tao ngayon, especially nung nag-pandemic, dahil balita ko, based on statistics ha, ang daming nagpa-renovate ng mga bahay at ang daming mga nagpa-retoke. Yeah, ngayon kasi it's very normalized na siya. Kasi before, parang celebrities lang yung may access sa mga cosmetic surgeries. Oh, yung mga may pera. Mga doctors. Like ngayon, and since ang laki na ng competition kasi, it has become cheaper. Tama. Usapan natin yung dito. Oh, sige. Ikaw ba? Like, nakakaya pa ba yung retokadang ngayon? At, ay, hindi na. Alam mo, if I was given a chance, gusto kong magpaganda pa. Yeah. Kasi kumaga parang maganda ka na, meron ka nalang i-enhance. Naturally, nag-i-wish tuloy ako. Ano yun? Oh, yeah. Ano daw yung parang gusto ko? Siguro, gusto kong magpatangos ng ilong. Kasi medyo may insecurities ako sa nose ko. Lalo na, sabi nga nila, di ba, ang nose daw talaga nagpapaganda sa mukha ng tao. Yes, agree ka ba yes, doon? Yes, yes. Parang isa siya sa mga factors kasi it's in the center. Yes, diba? So yun na nga. Malaki nga yung change niya. Pero speaking of yung nagpapaganda sa mga tao, like, si Chris kasi parang nakikita natin yan, parang model, sayang wala si Zarah. Papa na siya eh, oo, siya. Like, ikaw ba meron ka bang awkward stage? Ooh, like, yung parang, ano ako nung high school. Kasi may time na ano, na may parang pageant, ganyan. Oh, yeah. Sabi nila, uy, ayan si Chris, kunin nyo. Sabi naman nung ano nung principal, huwag yan si Abaya, puro tigidig yan. Nag-break out ka, parang makinig siya. Oo, oh, dami ko dati. At least hindi ka nag-scar, or yung parang yung nag-uka-uka or something. Alam mo yung secret dyan? Sabi sa akin ni, ano, sabi ni Daddy, mag-perla ka. Yun yung ginagawa ko. Oh, yun, hindi tayo nagpo-promote na ano. Pero totoo. Totoo. Hindi ako nagpo-promote. Pero totoo yun, oo. Hanggang ngayon, kasi ang harsh noon, detergent yun. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin siya hanggang ngayon. Mga ganon. Talaga, hindi ba strong yun? Hindi ako nagka-pimple. Yeah. Dati sobrang dami, tapos nung nag-gumamit ako noon, wala. Pero kasi ano, when it comes to skincare naman, or when it comes to cosmetics, what works for me doesn't mean it will work for everyone. Yes, so, totoo.
You really just have to try. Mm-hmm. And, try and try. Lang may nagtaka rin ako, siyempre panlaba yun. Oh, yeah. Maybe because your skin is, ano naman siya, hindi siya ganun ka-sensitive. Kung sensitive yung skin mo, kapag harsh yung chemicals na ginamit, or merong, alam mo ito, yung may strong na scent, ako, nagbe-breakout ako agad talaga. Nag-try pa nga ako nung ano, yung sabi nila, lagyan mo ng toothpaste yung pimples mo para mag-dry. Ayun, na-try ko rin yun. Oo. Oh, diba? Yan yung mga hapa-hakan yung mga unang ano, panahon na yun. Mga myth, ang tawag yun, or mga life hacks. Oh. Yes. Yan, pag-uusapan natin yung mga ganyan, yung mga tips. Beauty tips. Oh, beauty tips. Yes. Authority tayo. Pero yun yung mga tips, or para namin na na-handle yung mga insecurities, paano nag-evolve tayo physically. Yun. So, marami tayong mga pag-uusapan pa dito. Pero yun nga, if you are missing some of our episodes, kasi marami rin kami mga exciting episodes pa, you can always follow us on social media kasi, ano ba yung mga channels natin, Mi? Facebook page, yan. Facebook page? Yes, Facebook, GNN, Millennial TV, tapos sa YouTube channel, Millennial TV. Also, perfect. GSAT, Channel 1. Channel 1, every Sunday at 8 p.m. Ayan. Mm-hmm. So, sana inaabangan nyo kami every Sunday at may mga replays yan. So, yun na nga. What is self-improvement ba kasi? Like, bakit kailangan ba nating magbago or mag-change? Diba sabi nga nila, accept who you are, yes, or maging thankful ka na lang, or don't change. Kasi mayroong part sa atin na hindi tayo satisfy. Halimbawa, okay, sa ano natin, sa forma. Yeah, yeah, yeah. Diba? Pero naniniwala ba kayo na once natinignan ka ng isang tao sa mukha, ang kasunod yung paa? Parang head to toe, usually. Kasi diba, physical talaga yung attraction lagi. So parang titignan ka muna, cute. Tapos titignan matangkad. Mm. Tapos tignan mo na yung hygiene. Maganda ba yung nails? Yes. Or, ako ganyan, diba? Maganda ba? Okay ba siya maglakad? Maganda ba siya magsapatos? Ano may mga ganun? Mm. Nakaka-conscious yung ganun, no? Yung titignan ka head to toe. Parang dapat kasi subtle lang. Like, ako pa ba yun? Oo nga, hanggang pa-obvious. Pero ikaw, may insecurities ka pa ba? Ako wala naman. Hindi naman ako na-insecure. Parang, wow. I wish I have the confidence. Di ba? So, ano yung self-improvement sa sarili mo, please, na ginawa mo sa sarili mo? Ayun, dati, payat. Tapos nag-workout niyan. Pakita natin mamaya. Later, diba? Makita natin yung kung paano yung mga ano natin, throwback pics, yes, and yung ano, evolution. Kasi parang evolution. Kasi pag may gusto kang improve sa sarili, yeah, parang nakaka-add ng confidence. Exactly. Diba? And it's for your own ano rin siya, parang feeling mo may fulfillment or may self-growth ka. Yes. Yeah, it's okay to accept who you are na parang, okay, I'm thin, I'm fat, or whatever, or ganito ako. Pero kasi sometimes, kahit ano pang pintas yung mga tao sa'yo, hindi mo siya sineseryoso kasi nga parang you love yourself. Yes. Pero ikaw na yung makaka-realize sa parang, ay, I just want to shake things up in my life and parang mag-workout kaya ako. Do yourself a favor. Parang bahala na kung anong take mo sa sarili mo, di ba? Na kung wala kang pakinaganto lang ako or i-workout mo yung gustong makita sa'yo ng tao. Try mo kaya muna mag-ano. Para ma-experience may feeling. Yes, yes. That's the fun of being alive. Kasi kasi man stagnant ka lang na parang, oh, forever, yan lang yung look mo, yan lang yung hairstyle mo ever since mula ng bata. Try mo naman i-reinvent. Ang boring naman. Ang haba pa ng life. Ikaw kanina minention mo na parang, you were saying na ano ba to, insecurity mo or parang gusto mo ipa-enhance nose. Bakit may mga nakikita ka ba before na ano? Sinong peg mo na nose pala ngayon ng celebrity? Or ano? Yung, di ba magka-message tayo last night? Oo, yan. Kasi anong kasi, yung mga gusto mo parang mga Korean, na, yung mga... Oo, ay hindi Korean. Kasi nililit ng face noon eh, mapangako. Gustong-gusto ko yung ilong ni ano, yung artista na sinabi ko sa'yo na, kilala mo ba to? Sino yun? Si Jane De Leon. Ah, Jane De Leon. Ang ganda ng nose niya. So, sabi ko, ang ganda namang pagkakagawa nito, hindi obvious na gawa. Akala ko lang. Allegedly, ha? Hindi natin sure. Pero kasi feeling ko, sa showbiz kasi, ano siya, normalize nga siya. Like, even na parang maganda na tong batang... Isa siyang endorser ng sikat na medical clinic. Clinic. So, ina-enhance ang mga showbiz personalities, beauty queens, models, no? Parang kailangan mag-workout ka. Kasi sabi ko nga, I've worked with a lot of people na very, very attractive, but they are very insecure because of the industry. Like, for example, parehas kayong mapuputi, or parehas kayong, no, pero siya kasi may lahi siya. Mm-hmm. Doon pa lang, brown eyes siya, doon pa lang, ano ka na. Kaya naman yung isa, 6 feet tall. Alam mo yun, parang doon pa lang,
So, naiintindihan po natin yung mga insecurities ng mga tao. Kung yes. Bakit parang iniisip mo, ang perfect mo na, bakit ka pa nagpaparito? Okay, bakit ka pa nagpapaano? Diba? Mind your own business. It's their money. It's their body. So, yes. Their choice. Kanya-kanya tayo. Basta masaya sila, hayaan natin yeah. sila. So, sabi ni Chris kanina, wala siyang insecurities. Yeah. Wala na siyang babaguhin sa self niya, kundi mag-workout. Ikaw, M.A., anong gusto mo? Andami. Like, ako to be honest, ako, before I've become parang confident in my skin or parang, you know, comfortable yeah. with how I look or something. Dumaan ka dun sa mga face sa parang, sana ganito na lang, ano ko, sana. Una, based on research, parang for guys, gays, whatever, mm-hmm. Isa sa mga major insecurities talaga, height, kasi it's mahirap siyang retokehin. Mm-hmm. Hair, yes. Ano ba, teeth. Yan yung mga oh, yan yung mga yes. isa sa mga ano mga insecurities ng mga tao, complexion dito lalo na sa Asia. Oo. Oh, oh. Parang lahat dito ng products natin may whitening. Oh, yeah, oh, bakit ganoon? Influence ng Western or ng ano. Wherein yung ibang tao or sa isa iba, 'di ba? Parang nagpapatan pa sila grabe, dito sa atin. Puti ano yung mga tao dito, nagugulat ka na lang na uy, grabe, parang puti yeah, niya na ngayon, exactly. ha. But again, if it helps you become more confident or if it yes. parang helps you na feel better about yourself, oh. yes, just do it, 'di ba? As long yes. as you're not harming anyone, you're mm-hmm. not hindi ka na babaon sa utang because of that or hindi ka na. Tama. Yung iba kasi nagkakaroon na sila ng disorder, like parang ano man tawag diyan, body dysmorphia, na parang disorder talaga. Oo, oh, yeah, parang even if there's nothing wrong na naman with them, parang they feel na I have to undergo surgery kasi parang oh. na-addict na sila doon sa sensation na parang may nag-heal, may mayroon akong inaantay na result. Nakita ko yun, may isang documentary about it. So for is that a sad thing? Sometimes I think kailangan mo rin talaga ng limit when it comes to yung iba nag-overwork out na, di ba? Like, kasi nagmumukha ka na rin manikin eh. Pagka, yeah, exactly. Actually, yes. Kaya naman yung ibang tao, for example, yung height mo is very short, tapos sobrang laki na lang katawan mo, hindi siya proportion. So, don't overdo things. That's yes. it. Okay? And make sure na parang you take constructive feedback oo, from people na yes around. Na. Kung enough na, kung sa tingin ng tao na enough na, okay, stop na. Or yeah. kaya, slowly, di ba? How will you know if you're improving pala mentally and emotionally? Kasi yun, physical, na-achieve mo na siya. Like, oo, like ngayon, confident actually, ka man. Actually, sobrang long process talaga yung mentally, eh, no? Mm-hmm. Or emotionally. Parang talagang i-workout mo siya for yeah. a long time talaga, eh, di ba? Yeah. Ako, before, grabe yung mood swings ko, eh. Like, mapansin, kanina lang saya-saya mo, kasi ngayon parang tahimik mo na o mga ganyan. O kaya naman biglang mainitin yung ulo, meron akong oo. Anger management issues before, na parang I would, like, throw things kapag galit ako. Parang yes. ngayon, parang nagmamature ka, nakikita mo yes. na parang you don't want to see yourself. Parang, parang you're trying to, ano eh, self-awareness talaga yung key. Yes. Kasi kung ibang tao nagsasabi sa'yo, tas ma-pride ka or medyo may pagka-narcissist, mm-hmm. you don't listen. Ikaw parang, paano mo na sabi na you're mentally or emotionally, ano ka na, stable or ano? Parang hindi ako ano, parang hindi negative para sa akin yung criticism. Ah, okay. Mm-hmm. So you take it parang constructive, parang hindi siya... Parang pagka pinintasan ka, okay lang, bakit? Yan, parang ganun. Talaga ba? Like, parang wala siyang emotion no, Min. Oh, ba't yan? Kaya nga, ganun ka ba? Chris! Oo nga. Like, come on! Or you're just very quiet and you just, ano, oh, parang, you just keep it inside. Wala ka nang kinikim-kim. Pero may mga nilalait ka rin. Alam mo yun, parang may makikita ka nito. Or mga kasama mo sa modeling industry na parang, Oo, parang mas macho ko sa'yo. Oo, yeah. Kasi diba, guys, they compare a lot. Oo, diba? Misa nga sinasabi ko, ganda nga, mas maganda nga katawa mo sa akin. Siya yung nang mas nanglilift ng ano. I think that's, yeah, I think that's very healthy, no? Na oo, parang, oh, sarap mo naman maging friend. Yung parang they don't see you as their competition. And they yes. lift you up, they yes. support you. Kailangan natin ng mga taong ganyan. Yeah, yun yung mas nakakapogi for me. Like yung mga tao na hindi GGSS. Like, gandang-ganda sa sarili or guwapong-guwapo sa sarili. Importante yun. So, ayun, yun nga, physical, mental. Mm-hmm. So, marami pa tayong pag-uusapan kasi yes. ano to, na-excite na ako dun sa part sa na kailangan picture. Makikita namin kung ano ba yung itsura ni Chris before. Di ba? Dito lamang po yan, mga kamillennials sa Millennial TV!